Hello, good morning. Welcome back to my channel. Shout out sa inyong lahat, sa mga supporters ko, followers ko. So, magbe-breakfast tayo, guys. So, tapos na ako maglinis. So, nag-map na ako, nabalis na ako. So, yung hagdana na lang, guys. So, mag-breakfast muna tayo, guys. Ayan. Nag-adobo ako ng manok. So, ayan, di ba? Para-paraan lang kung magkakakayo, guys, kung bakit sa Tupperware, guys. Kasi, kahapon is niluto ko to. Tapos, nilagay ko lang sa loob ng ref. Kaya dapat lagay natin sa Tupperware dahil may takip siya. So, kaya kain muna tayo, guys. Dahil maglilinis pa ako ng hagdanan. Ayan. Wala si Mudra. Kaya nakapagluto ako kahapon. Dahil ang Mudra ko is umalis siya kahapon pa ng gabi. Eh, nung isang araw pa ng gabi. Tapos, umuwi siya kahapon na siguro mga 3:30 ganun. Or magpo-4 na. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Siyempre, hindi na ako nagtanong. Pakialam ko sa kanya, o diba? So, hindi ko alam, guys. Siguro kasama niya yung mga friend niya. Ganun, iman ko lang. So, naluto ako. Tapos, nilagay ko lang siya sa ref. So, almusal muna tayo, guys. Magkakamay tayo. Nagugas ako ng kamay, guys. So, malinis ang ating kamay. Siyempre. So, ayun, guys. May nagtanong pala sa akin, guys. Kung pwede ba daw mag-abroad kahit hindi masyado marunong mag-English. Ayan, guys. Kahit grade 6 lang kayo, guys, kahit hindi kayo marunong mag-English, okay, pasok na pasok kayo dito. Pag dito sa Middle East, guys, hindi dito yung bang porket hindi ka marunong mag-English is hindi ka pasok dito. Pasok na pasok ka dito. Dahil dito, guys, yung mga amo is karamihan sa kanila hindi marunong mag-English, guys. Kahit teacher pa sila, kahit professional pa sila, hindi tulad sa atin, guys. Once nag-aaral ka is English speaking talaga, guys. Dito sa kanila, hindi. Amo ko nga, teacher na nga eh. Pero hindi siya marunong siya mag-English, pero hindi naman yung nasa tamang grammar, guys. Diba? Charot, may pag-grammar-grammar pa. O, diba? Kaya huwag kayo matakot, guys. Kahit hindi kayo marunong mag-English, huwag kayo matakot na. Kasi dito, hindi importante yung English, guys. Ang importante is marunong ka magtrabaho, ganon. O, diba? Sample lang, guys, ha. Yung English ng madam ko. Teacher na yan, guys, ha. First time ko dati, guys, tumating dito sa kanila, guys. Tapos, pinalinis niya ako sa, ano, sa garahe nila, guys. Sinabi ba naman sa akin, guys, na, Abby, come, clean the yard. Sabi niya sa akin, clean the yard and you pound the wire in outside. Ayan, para loka din ako. Para si Rauro din ako, naghahanap ako ng wire sa labas. Hindi ko nakita, guys, yung wire. Kung anong wire ba yun. Hose pala yun, guys. Kaya ganon. Ganon yung English nila dito, guys. Ayan. O, pag may order yan, guys, sa labas, sasabihin niya sa'yo, open the gate, take the restaurant outside. O, mabubuhat ko ba yung restaurant papunta dito sa loob ng bahay? Hindi. Kaya huwag kayo natakot, guys. Kahit hindi kayo marunong mag-English, pasok na pasok kayo dito sa Middle East. So, huwag kayo natakot, guys. Ako nga eh. Hindi ako marunong mag-English eh. Hindi din ako tatatakot eh. Dahil parehas, katulad sa yung mga amo natin, guys, katulad din sa atin, guys. Hindi importante yung speak English dito. Importante, paglilinis. Ganun. Marunong ka dumiskarte sa trabaho. Hindi yung sa pag-English. Dahil may mga tao naman dito, guys, yung ano nila, guys, na marunong mag-English. Pero hindi naman talaga yung halos lahat mong katulad sa atin na mas professional ka o nag-aaral ka is marunong mag-English dito sa kanila, hindi ka. Kain mo na tayo, guys. Nakadobo ako kahapon, guys, is minarinate ko muna siya, guys. Siguro mga 2 hours or 3 hours, matagal talaga. Dahil wala kaming toyo, is gumamit ako ng oyster sauce. So, minarinate ko na siya, guys. Nilagyan ko na lahat ng mga kailangan kong gamitin sa pag-adobo, charot. So, wala tayong toyo dito, guys, dahil hindi naman gumagamit yung mga amo natin dito. So, ganun, guys. Hindi porket hindi kayo marunong mag-English, eh, matatakot na kayo mag-abroad, guys. Basta marunong kayo magsulat, magpirma, ganun lang, guys. Huwag kayo matakot sa English-English na yan, guys.
baka mag-English yung amo nyo, sabihin yung amo nyo, feel the dinosaur, baka magulat kayo. O, diba? Ganyan sila, guys. Okay, okay lang yan, guys. Okay, guys. May pasok yung amo ko, kaya mama pinuwi mga 12:30 or 1. Ganun yung pag-uwi niya. So, nandun yung dalawang alaga ko naglalaro sa labas. So, kaya, kain naman sa'yo. Tapos na sila kumain. Ang paborito kong baso, guys. Dahil marami kong tubig. Dati nung nandito pa yung amo kong lalaki, hindi pa sila naghiwalay. Kapag masa trabaho sila, guys, is nagluluto ako. Nilalagay ko sa Tupperware yung ulam, tapos yung kanin. Dinalala ko sa loob ng fire ko, guys. Paggabi, pagtulog na sila, kumakain na ako. Kasi may ano siya, guys, yung amo kong lalaki, may pakakuripot siya. Pero yung amo kong babae, hindi lang. Basta meron lang, okay lang sa kanya kahit magluto ka. Pero yung amo kong lalaki dati, guys, nung hindi pa sila naghiwalay, may pakakuripot siya. Kaya ganun yung ginagawa ko. Pag-gising ko ng umaga, guys, is hindi ako muna ako maglilinis, guys, dahil pupunta na sila sa trabaho. Magluluto muna ako, tapos ilagay ko sa Tupperware, yung kanin at saka ulam, tapos dinadala ko sa loob ng kwarto ko, guys. Kaya ganun, para-paraan lang. Lalo na kapag yung amo nyo is kuripot, ganyan ang gagawin nyo, guys. Basta wala lang CCTV sa kusina, magluto kayo. Bahala sila sa buhay nila. Maubos yung karne nila. Ganun yung ginagawa ko, guys. Magluto ako ng itlog. Magluto ako ng mano, ganito. Mag-adobo ako. Ganun. Habang wala sila. So, pagdating nila sa bahay, galing trabaho, di ba? May ulam na tayo sa loob ng kwarto. Ganun. Para-paraan lang, guys, dito sa Middle East. Para hindi ka malipasan ng boto. Then, guys, itatapos muna natin ang ating video, guys. So, kita-kits tayo sa susunod kong upload, guys. So, ingat kayo palagi, mga kababayan!